ang nakaraan. Tuloy na ngang nakapasok sa trabaho itong si Zoe. Malaki ang kanyang pasalamat nito dahil sa wakas, ito na ang simula ng lahat. Samantalang nagalit naman itong si Sean matapos makita ang magandang babae na kanyang nakasalubong sa may hallway at patungo ito sa office ni Jay. Kaya naman nagtungo ang binata sa HR department para questionin ang ginawa nito. Makinig ka, HR Eunice. Sa madaling panahon, gusto kong magkaroon ng bagong secretary or else yung bagong pasok sa team ni Jay ang kukunin ko. Huwag kang mag-alala, Mr. Sean. Meron na rin tayong mga aplikante para sa gusto mong posisyon. Siguraduhin mo lamang, Eunice, ha, na magustuhan ko yung ibibigay mo sa akin. Napayo ko na lamang itong si HR pero kahit anong sabihin ni Sean sa kanya ay wala siyang dapat ikatakot dahil si Mr. Richard Blake ang naglagay sa kanya sa pwestong iyon. Samantalang habang nasa loob ng kanyang opisina itong si Sean ay hindi siya mapalagay. Gusto nitong yung babae kanina na kanyang nakita ang siyang maging kanyang sekretarya pero mukhang tutol dito ang HR. Jesse, kumusta na ang status ni Zoe dyan? Ayos naman po, Mr. J. Alam na ni Zoe ang ilan sa mga dapat niyang gawin. Mabilis na siyang matuto. Kung ganun, dahil dyan, bibili mo na ako ng snack sa kantin para sa ating lahat. Nako, Sir J. Magutos ka na lang ng iba. Okay lang sa akin yun. Kaya ko naman to eh. Umalis na itong si J. Patungo sa kantin para bumili ng snack. Walo kasi ang mga empleyado na hawak ni J. sa kanyang team. Kaya naman, kaya niya itong panghawakan. Jesse, ganun ba talaga si Mr. Zay? Masyadong lapitin sa mga empleyado. Mabuti at hindi kayo nailang sa kanya. Naku, Zoe, alam mo bang sa lahat ng mga nasa mataas na posisyon, siya ang gusto namin dahil sobrang bait niya sa mga empleyado, lalo na sa kanyang team. At higit sa lahat, meron tayong free rides, pauwi ng bahay. Ganun siya kamabuting tao. Naku, hindi naman kaya naabuso ang kanyang kabaitan? Hindi naman, Zoe. Siya naman kasi ang nag-offer sa amin para daw maganda ang relasyon sa pagitan ng mga empleyado. Samantalang nasa loob na ng kantin, itong si Jay para bumili ng pagkain ngunit hindi niya inasahan na roon pala itong si Sean. Jay, halika nga dito. Mag-uusap muna tayo. Bakit, Sean? Anong pag-uusapan natin? Kumusta na ang team mo? Balita ko, may bagong pinasok si Eunice sa grupo mo, ha? Hindi ko alam kung bakit mo pinagkatiwala sa empleyado mong lahat. Sean, hindi mo na problema yun eh. Ganun talaga ang paraan ko para mas malapit sa team ko. Ikaw, kumusta na ang team nyo? Balita ko, umalis na naman ang sekretary mo, ha? Alam mo, Jay, yung mga taong hindi deserve ang posisyon dapat tinatanggal sa pwesto at madila lang silang palitan. Hindi ka ba naawa sa kanila, ha? Sean, paano na lang ang kanilang pamilya? Hindi ko nakasalanan yun. Siya nga pala, nakita ko kanina ang bago mong empleyado. Baka pwede kong maarbor para maging sekretary ko. Ano ka ba, Sean? Nagpapatawa ka ba? Ayusin mo kasi ang pamalakad mo sa mga taong hawak mo. Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Para ano? Sirain mo ang kanyang buhay? Kung gusto mo, magtungo ka kay HR. Magpahanap ka ng bago mong magiging sekretary. Sumusobra ka na, Jay. Huwag mo sanang kalimutan na sapid ka lang dito sa pamilya. At kung hindi dahil kay Lolo, eh wala ka ngayon sa pwesto mo. Bakit, Sean? Ikaw lang ba ang apo dito, ha? Umayos ka, Jay. Matagal na ako natitimpi sa'yo. Baka gusto mong bumalik sa dati mong buhay na isang kahigisang tuka. Sean, kaya nga ginagawa kong lahat sa trabahong ito para hindi ko na maranasan pa ang ganung mga bagay. Pero ikaw, hindi mo pa nasubukan ang ganung mga klaseng pamumuhay. Paano kaya kung ikaw naman ang humarap sa ganung sitwasyon? Makakaya mo kaya? Ako? No way! Hindi mangyayari yun. Ako ang pinagtiwalaan Lolo dito sa negosyo. Kaya, kaya kong gawin ang lahat, lalo na sa'yo, dahil sampid ka lang dito. Hindi na tinapos pa ni Jay ang kanilang pag-uusap. Matapos bumili ng pagkain ay uli na itong bumalik sa office. Okay guys, mag-coffee break muna tayo. At kapag magtapos tayo mag-coffee break, meron tayong pag-uusapan saglit. Zoe, ikaw na bahala dito ha. Magbigay sa mga pagkain. Sige po, Sir Jay.
Matapos ng ilang minuto ng coffee break ay nagpulong-pulong na nga ang buong team. Alam nyo, natutuwa ako dahil sa lahat ng team dito sa kumpanya, tayo pa rin ang nanguna sa lahat ng ratings, parating din sa customer service feedback. Siyempre naman Sir Jay, kayo ang team leader namin. Kayo ang head sa team namin. Anyway, gusto ko lang iparemind sa inyong lahat. Hindi ko alam kung ano ang mangyari sa akin. Maraming naingit sa akin at gusto nila akong mapaalis sa kumpanyang ito. Kabilang na itong si Sean Blake. Kahit ganun pa man, gawin niyo ang lahat para sa kumpanyang ito. Maliwanag ba? Hay naku sir, masyadong talagang mapapil si Mr. Sean. Sana ikaw na lang ang naging boss nitong buong management. Masaya na sana itong si Zoe dahil napunta ito sa mababait na kasamahan pero ganito pa ang magiging bunga. Dumating ng hapon kaya naman ay nagsiuwian na silang lahat. Kumusta ang trabaho mo Zoe? Ayos naman mami. Nasaan pala si ate Natalie ma'am? Hayun, nagtungo sa ospital para magpa-check up pero baka pauwi na rin yun. Zoe, sino ba yung naghati sa'yo kanina? Mukhang mayaman ang lalaking iyon ha. Yun ma'am, siya po yung team leader namin sa kumpanya na pinapasukan ko. Lahat kasi ng mga kasama sa team ay inihatid niya sa tuwing uwian na. Ganun ba anak? Mukhang ngayon lang ako naka-encounter ng ganyan. Pero anak, mag-ingat ka pa rin ha. Huwag kang komportable, maging alerto ka. Alam mo naman ang nangyari sa ate mo. Oo naman ma'am. Natatandaan ko yun. Paano ma'am, mauna na ako matulog. Kumain na kasi kami kanina bago kami nahati ni Sir Jay. Sige Zoe, hihintayin ko lang kapatid mo. Samantalang habang pauwi na rin itong si Jay mula sa paghatid kay Zoe, ay napansin niya ang isang babae na tila pamilyar sa kanya, kaya naman ay hinintuan niya ito. Hi, Natalie? Ikaw nga. Saan ka pupunta ngayon? Medyo gabi na. Ay, ikaw pala yan, Sir Jay. Paano ka napunta dito sa lugar namin? Meron lang akong hinatid na bagong empleyado na malapit din dito. Kasama ko sa team. Ikaw, saan ba punta mo? Pauwi na ako ngayon. Galing ka ba sa bago mong trabaho? Wala pa akong trabaho. May pinupuntahan lang ako kanina. Tara, kung okay lamang sa'yo ay hinatid na kita. Naku, Sir Jay. Huwag na. Maghihintay na lang ako ng masasakyan. Baka naabala pa lang kita eh. Ano ka ba? Hindi ka naman nakabala sa akin eh. Para namang hindi tayo magkasama dati sa kumpanya. Sige na nga. Ang kulit mo pa rin ano? Ano ka ba? Ganito lang naman talaga ako diba sa mga taong malapit sa akin. Pero yun nga lang, hindi mo ako sinagot. Hoy, excuse me Sir Jay ha. Hindi ka naman kasi nanligaw sa akin noon. Oo, napansin kong lagi kang nakatingin sa akin pero alam ko ba ang totoo mong nararamdaman? Pero naniniwala naman ako na magkakatagpo ka ng babae na totoong magmamahal sa'yo. Nako, sana nga lang Natalie, sana nga. Oh, dito na pala tayo sa bahay namin. Sandali lang Natalie, ito kasi yung bahay ng bago naming empleyado na si Zoe Morris. Kilala mo ba siya? Ano? Si Zoe? Nag-a-apply sa kumpanya niyo? Oo naman. Sa katunayan nga, under siya ng team ko ngayon eh. Bakit? Kapatid ko si Zoe. What? Kapatid mo si Zoe? Pero bakit? Magkaiba ang iyong apelyido. Anak siya ng ma'am sa ibang lalaki pero tinanggap ko siya sa bahay at pinapaaral ko. Oh, ganun ba? Oo, Sir Jay. Pakiusap, please. Hindi ko naman mapilit ang kapatid na maghanap ng ibang kumpanya pero sana manatili siya sa team mo. Huwag mo siyang hayaang mapunta sa iba. Mapunta kay Sean? Hayaan mo Natalie, ako ang bahala sa kapatid mo. Alam mo namang kaugalian kong ihatid pa uwi ang mga empleyado ko para safe sila sa trabaho. Ikaw lang kasi yung nasilaw sa 30,000 na sahod bilang isang sekretary. Hayan ka na naman Sir Jay. Siyempre. May pinapaaral ako, kaya tinanggap ko na. Natalie, yung totoo lang, ano bang naging dahilan kung bakit ka biglang nag-resign sa kumpanya? Naku, Sir Jay, buntis ako at si Sean ang ama. Hindi ko yung gusto mangyari, pero ang mas masakit nito, hindi niya matanggap ang nangyari sa amin. At higit sa lahat,
Ayaw niyang akuin ang responsibilidad sa bata. Kaya na papasyahan ko na lang na mag-resign sa trabaho. Grabe. Talaga yan si Shona, no? Sumusobra na siya. Naku, Sir Jay. Wala ka namang magagawa. Lalo na kung empleyado lang tayo. At siya ang may kapangyarihan makapag-desisyon. Kaya nag-alala ako sa kapatid ko. Paano kung siya naman ang mabiktima ng lalaking iyon? Huwag naman sana. Huwag kang galala, Natalie. Ako ang magpaprotekta sa kapatid mo. Sige na, Sir Jay. Dito na ako. Salamat sa paghatid mo sa akin. Ano kaya ang gagawin ni Jay nang malaman nito ang totoong dahilan ni Natalie kung bakit siya nag-resign sa kumpanya? Ipagtapat na rin kaya ni Jay na si Sean ay kanyang kapatid. May gagawin kayang hakbang itong si Jay para tuluyan ng matigil ang kalokohan ng kapatid. Kaya mga kaibigan, huwag na huwag nating kaligtaan ang susunod nating eksena. Abangan natin ang ating Part 5.